Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa akin YouTube channel. Sa ating mga senior citizens dyan, namigay na ba ng social pension for indigent senior citizen sa inyong lugar pero hindi kayo kasama sa nabigyan? Matagal ka nang nakalista pero hindi ka pa rin kasama sa nabigyan? Pasok ka naman sa qualifications for indigent senior citizen pero hindi ka pa rin nasasama sa nabibigyan? Sa video na ito, bigyan po natin ng linaw ang inyong mga katanungan. Dahil marami na rin po akong natatanggap na mga comments sa aking mga manonood kung bakit hindi pa rin sila nakakatanggap ng 6,000 pesos nitong first semester ng 2024. Kahit sila ay matagal nang nakalista sa DSWD. Okay, number one questions, ano ba ang qualifications dito sa social pension for indigent senior citizen? Dapat po ay mahina na, may sakit at may kapansanan. Mga walang pension tulad ng SSS and GSIS at iba pa. At walang permanenteng pangkabuhayan o suporta galing sa kamag-anak o galing sa mga anak. Number two questions, pasok naman ako sa qualifications, saan ako mag-a-apply? Kung mag-a-apply ka guys, i-check mo dyan sa lugar nyo kung tumatanggap po sila, currently tumatanggap po sila ng application para sa social pension for indigent senior citizen. So lapit po kayo guys sa OSCA dahil doon sa OSCA mag-fill up kayo ng form at i-endorse naman kayo sa DSWD kung saan i-interview po kayo doon sa DSWD. Kapag hindi pa tumatanggap guys, hintayin nyo yung anunsyo dyan sa lugar nyo kung kailan pwede nang mag-apply for indigent senior citizen. Number three questions. Ito guys, ang daming may concern nito. Nakapag-apply ka na, na-interview ka na ng DSWD, at nalagay ka na rin sa listahan ng indigent senior citizen. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin ikaw, wala pa rin akong natatanggap? Ang sagot dyan guys, malamang 100% ikaw ay nasa waiting list. No, waitlisted ka po ng DSWD. Dahil ganito yan guys, per area kasi, per lugar po, meron pong allotment, no? Merong mga slots kung ilan. For example, sa lugar ng Caloocan. Example lang ha, sa lugar ng Caloocan, ilagay natin 3,000 yung slot ng indigent senior citizen doon. Tapos may mga nadagdag na. So, ang mangyayari doon guys, doon sa mga bagong pasok na indigent senior citizen, mapupunta po kayo sa waiting list. Dahil hindi kayo pwedeng isama dito sa 3,000 dahil ang budget na to guys, para lang doon sa 3,000 na senior citizen. So ang budget nyo na nasa waiting list, yan po ay nire-requisan ng DSWD for approval sa additional budget, sa additional slot ng senior citizen for indigent dyan sa area nyo. Katulad na lang guys sa DSWD Cordillera, no, 'di ba meron silang waiting list na 6,247 na senior citizen na pasok po sa qualifications ng indigent senior citizen. Ngayon nga lang hindi sila nakatanggap ng 6,000 pesos dahil nasa waiting list po sila. So ibig sabihin wala pong budget para sa kanila. No? Kaya ito nasa waiting list guys, kapag na-approve yung request ni DSWD na additional budget para doon sa additional slot, makakasama na po sila doon sa second semester ng social pension payout kapag yun po ay nabigyan agad ng budget. No? And katulad ngayon guys sa Caloocan City, kasi ongoing ngayon ang payout sa social pension for indigent sa Caloocan City. And siguro po ang daming mga senior citizen doon ngayon na nagrereklamo kung bakit hindi pa sila nakatanggap, no? It's because guys, meron ngang anunsyo si Caloocan City na naghihintay sila ng karagdagang allotment para doon sa mga waiting list. So kung ano yung previous nila guys na number of senior citizen for indigent, yun lang din po, hindi siya nadagdagan, no? Kasi nasa waiting list po ang iba. Nagets nyo guys? Kaya ang dami ditong nagko-comment, no? Ilang taon nang nasa waiting list, hanggang ngayon hindi pa sila nakaka-receive. So, budget guys ang problema dun. Approval doon sa budget. Ang gagawin kasi niyan guys ni OSCA, once na meron silang additional
na indigenous senior citizen, no, in-endorse nila yan doon sa DSWD. So ngayon, ang DSWD kasi yung may hawak dun sa budget, sa allotments, no, sa mga slots per area, guys. So kailangan nilang requestan yun ng additional budget. Kaya nga guys, merong nag-comment dito, ang sabi daw sa lugar nila, hindi sila makakapasok doon sa indigenous senior citizen hanggat walang na deded sa existing na indigenous senior citizen. Kasi nga po, doon yung slots ba? So, puno na yung slots nila guys. So, kapag may mawala doon, may papasok na bago na galing sa waiting list. No? Nagets nyo? Okay, number 4 questions. Ito, nakakatanggap din ako nito guys. Bakit si ganito? Yung kapitbahay namin, may tindahan naman yan. May paupahan. Pensioner yan ng SSS. Pensioner yan ng GSIS. Mayayaman ang mga anak niyan, suportado yan. Bakit kasama sila sa indigent senior citizen? Guys, ang sagot po dyan, hinihikayat po kayo guys ng OSCA office na i-report niyo po sa kanila guys kapag merong ganun. Huwag kayong mag-alala dahil confidential naman po yan. So hindi po yan sasabihin ni OSCA guys doon sa tao na yun nare-report niyo na kayo ang nag-report. Confidential po yan guys, confidential. So only si OSCA office ang nakakaalam na kayo ang nag-report, no? Ang gagawin niyan guys ni OSCA office kapag may ni-report kayo sa kanila, i-validate nila yan kung totoo. Pupuntahan nila yan, i-investigate nila yan kung sa buhay nito, masarap naman pala ang buhay nito, bakit nandito to sa indigent senior citizen. So hinihikayat kayo ng OSCA guys na i-report. Ako, hinihikayat ko din kayo guys na i-report niyo yan. Alam niyo kung bakit? Sayang yung slot na yun na hindi naman para sa kanya. Tapos meron dito na qualified, no, na sobrang naghihirap. Tapos nasa waiting list lang, pero siya sarap buhay niya. So, gawin niyo yung part niyo guys, i-report niyo sa OSCA, no, para yung mga nasa waiting list mag-move naman yan. May matanggal, may papasok. Okay guys, so gawin niyo po yan guys, i-report niyo. Okay, and lastly guys, paalala lang po ha, wala pong bayad ang application sa social pension. Walang kahit anong bayad yan, kahit piso pa yan, wala pong bayad yan. Pag may nanghihingi po sa inyo ng amount, para ilista kayo, huwag po kayong maniwala dun guys. Mas maganda pag i-report nyo yun, no? Kasi maraming mapagsamantala ngayon, pera-pera. Kaya tandaan nyo po, wala pong bayad ang application for social pension. Okay? So that's all for my video for today. Sana po ay nakatulong po ako sa inyong mga concern. Kapag may mga questions kayo guys, just comment below. I-check natin yan kung paano ko rin kayo matutulungan. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.